Sasali po siya sa ano, contest? Top Model Philippines. Oh, okay. Para po siyang may foreign blood. Pure Filipino lang ako. Pure Filipino lang, oh. Inigaon daw, tapos Pilipiniana para looking model daw. Pilipiniana. Patayan natin. Jocelyn, gusto niya sana yung pinakamagandang gown. Pwede. Sige, ako nang bahala dyan. Papuntahin mo na lang, magkita kami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anong daghan mo ka anyway? Salamat kay Sir Roy. Okay na. Okay na, Sir Roy. Okay na? Okay na, isa pa. Hala Sir, makabili kami ng ticket sa Cebu. Okay na yan. Pwede ba? Ang adaghan mo. Okay na. Okay na, salamat. Patay na, daghan na. Wala na. Wala na, sakto na. Ay. Okay na. Pabalit na kag Hill. Hill. Pabalit siya tagang bugas, guy. Okay na, yan. 13. 14, 15. Hala! Pag-grasya! Okay. Nay? Salamat siya. Nag-umlaw naman. Nag-umlaw. Sige. Tugo kay sa grasya ko. Punta na kay Jocelyn at siya nang bahala sa inyo. Okay? Sir, okay. Salamat, sir! Sir, salamat! Okay, sir! Salamat, God bless sa lahat. Kahapon, nung pumunta dito si nanay kasama yung anak niya, at nakausap natin pati ni Jocelyn nga at sasali sa beauty contest sa Cebu. Sabi ko, tutulungan natin doon sa Pilipiniana at sa Castelletto at kung ano pa, para manalo tong bata. Nabanggit yung pangalan nung production company na sasalihan ng anak nyo. Now, pagkatapos po ng program, on my way to my office, na-check po ng isa sa mga staff na ito po palang Jam Artist Production na sasalihan po ng inyong anak. Nagka-problema na rito. 2 years ago, inireklamo na po yan dito dahil sa hindi pagbigay ng premyo sa mga nanalo. Ilang beses na po yan. Not only once, twice, I think quite a few times. So, ma'am, huwag niyo na po muna pasalihin doon. Ah. Hanapan na lang po namin kayo ng ibang production company. Paano yung nabayad ko na 2,000, sir? Idol? I-refund na lang natin. Kunin natin ma-refund. Bayaran ko na lang. Palitan ko na lang. Pero ayoko po kayong itulak doon and then later on baka yung anak nyo, hindi niya makukulekta yung premyo kung sakaling man manalo siya or ayoko po kayong, kumbaga, payagan na doon sumali siya at ako po susuporta. Kumbaga, para bang sinusuportahan ko yung pa-contest nitong production company na ito na dati nang inireklamo sa amin. Nag-guess nyo po? Pa. Kaya hanapan po namin kayo ng ibang production company. Sabi na nanay, legit daw. Hindi po. Well, sila po i-register sa DTI. Kaya nung chinek po ng mga staff, register po siya sa DTI. Wala po nakalagay na reklamo dun sa DTI. Kaya sabi ng mga staff kanina, kahapon, nung tanungin ko, legit. Talagang legit. However, it doesn't mean na ikaw ay legit sa papeles, wala ka ng problema. Ito nga po, may problema dahil marami na po mga nagreklamo. Inong una, idol, ayoko talaga kasi gipit kami. Pero nung pag-workshop, sabi ng panganay ko, ma, pukusan mo si Sarah kasi nag-graduate naman si Angge, si Sarah na naman. Nakabayad kami ng 6, so okay naman doon sa Cebu. Tapos pag yung Top Model Philippines, pinipilit kami, ang kulit, tawag ng tawag. Sabi ko, ma'am, hanap na lang kayo ng iba doon sa kabats ni Sarah kasi wala kaming pera ngayon. Kagagraduate lang ng anak ko. Gumastos yung panganay ko. Wala talaga kaming pera. Matanong ko lang, Nay, bakit pinupush nyo talagang sumali sa mga beauty contest tong anak nyo? Imbis na dapat mas mag-concentrate kayo doon sa pag-aaral niya. Hindi, nag-aaral naman, sir. Yung ano lang, pag-workshop, kasi yung katawan niya parang baraba, matigas. Tapos. Okay, so kaya gusto nyo ipa... Oh, pero workshop lang yun, sir. Tapos ano naman, pinipilit kami dun sa Top Model. Ang kulit, tawag ng tawag. Nako, pag meron pong isang agency na makulit at tawag ng tawag, dun ako kayo mag-alala na bakit ang kulit nito. Baka meron silang dahilan kung bakit sila naging makulit. Opo, tapos... Iba na ang usapan yan. So, kaya namin kayo pinabalik dito para sabihin sa inyo na kami po ay magbibigay ng suwestiyon na huwag na nyo ituloy dito sa kumpanyang yan. Sa sige iba po. Na lang po. Sige po. Tutulong po kami maghanap sa ibang kumpanya o production company na wala pong reklamo. Kasi ito nga po, naireklamo na sa amin. Yun nga po, hindi pagbibigay ng premyo. Okay, ay, salamat naman din. Salamat. And then, ang akin din pong payo, dapat yung anak nyo po, i-focus nyo talaga doon sa pag-aaral. Yun naman una po. Kasi po, yung ganito, pwede pong distraction ito ay sa bata. Sa halip na mag-aaral siya mabuti, mag-concentrate siya para mapataas yung kanyang mga grades, doble. Dito ang workshop niya, workshop. Ano lang, Sabado? Okay, sige, pwede rin po yun. Walang pasok. Okay, sige po. Hindi naman ako kontra dyan. Sa akin lang, kung kayo po ay talagang gusto nyo yung anak nyo na mailagay sa workshop para sa modeling at yun ang pangarap niya, why not? Pero dapat sa tamang production company, okay?
Sige po. Yun lamang po, kaya namin kayo pinabalik dito. Tinatawagan po namin kahapon yung Jam Artist Production. Ayaw po kami sagutin, kaya pala binabaan kami ng telepono kahapon. So nung binabaan kami ng telepono, medyo nag-trigger yun ng pagdududa sa akin. Wala na, pag ganito sir, wala na, sasali sa Cebu. Well, wala akong sinasabi, huwag na kayo sumali. Ang sinasabi ko lang po, ako po, ayaw ko siyang pasalihin doon. Dahil ako po susuporta, di ba? Opo. So may karapatan naman po siguro ako na magpayo. Opo. Dahil ako po ibubuhos ng suporta. Diba? Bilang isang supporter po ng anak ninyo, siguro may karapatan ako na magbigay ng solusyon para kayo po mapunta sa isang agency o production company na hindi magkakaproblema in the future. Kasi dito po, nagkaproblema na dati. Pangit naman po, na inireklamo na sa amin to noon, at meron pa ibang mga reklamo laban sa kanila, and then susuportan ko anak ninyo na para doon po sumali sa pa-contest na yon. Hindi po magandang dating sa akin noon. Buti na nga lang po, nung on the way to the office kahapon, nag-research ako, check, nakita ko po yon. Pero yung mga tao ko, in fairness, na mag-check sila, nakita nila sa DTI na nandun, magandang record sa DTI, walang reklamo, etc. Kaya sinabi nila legit. Pero hindi, ako nag-double check, nakita ko na may problema. Okay? Sige ma'am, punta kayo doon kay Odette. Then, hanapan namin kayo ng ibang production company na pwede mag-workshop yung anak ninyo and then sumali sa mga pa-contest. Salamat and po. And then I will support. Kasi kung pipilitan nyo doon sa Jam Artist Production, i-withdraw ko yung support ko. Sila man yung nagtanong sa amin. Ko, i-atas ko yung support ko. Kung, kuali ba ma'am, pagpipilitan nyo na doon pa rin kayo sumali sa Jam. Sa totoo lang, di man ako nagpilit. Ay, sila man nagpilit tawag. Tapos okay. Sabi yung hulu-hulugan daw, pinipilit kami. Ayun, okay. In fact, nakakatawa nga, sa isang awarding ceremony, kaya unahan ko na, may kinikain lahat, yung mayari ng Jams, nagpa-picture sa akin. May mag-asawa. Opo. Kaya baka pagmamalaki nila, oh, malakas ang kay Rapi Tulpo, ito, may picture kami. Kasi po, ako bilang isang senador, at the same time, isang broadcaster, natural lang yung maraming tao magpapapicture pag sa mga event. Hindi ako tumatanggi, kahit na sino ka pa. Basta lumapit ka sa akin, magpa-picture ka, hindi ako magsabi no. So kapag meron po kayo nakita mga picture dyan, katabi ko po yung mga kung sino-sino mga Poncio Pilato, Herodes, Barabas, Estas. Huwag nyo agad isipin na friendship ko yan, close ko yan, protector ako yan. Hindi po. Kasi natural po sa akin na marami mga tao sa mga event lumalapit para magpa-picture. Kung yung iba nag-aakbay pa. Yes po. Yung iba sasandal pa sa balikat ko. Hindi ako tumatanggi yan. Kasi kala ko talagang fans lang. Yung pala gamitin. Kaya yung sa Jams, artist, nakita ko, nagpa-picture. Nung sinetch ko, sabi ko, patay itong bata to. Eh, pinos nila. Okay? It doesn't mean na barkada ko sila. So, I will support your daughter basta't sa ibang production company na lang, ha? Doon lang kayo sumali. Okay? Nalungkot tuloy itong bata. Nakasabot ka sa among ginasultianan din eh? Wala kayo. Wala kayo. Pero si mama mo na lang ka magpa-explicar sa imo. Sabot ka? Okay na? Okay. Okay.